tropa, bitch. Kasama ko si Roderico Jude. Matagal na panahon na hindi nakapag-vlog si Darnet. So, magbabaklas kami ng EGR at intik cleaning, mga tropa. So, kailangan nating tanggalin ang battery. Tapos tatanggalin na rin natin to para mag-assist natin yung tornilyo doon sa ilalim, kasi napakasikip yan. Pero pag natanggal nyo ito, maluwag na yan at hindi na kayo mahihirapan kahit mag-DIY pa kayo. Open yun, mga tropa pits. So tatanggalin mo natin tong negative terminal ng battery. Marami ka na experience yun. Ayan lang. Unang tirahan na binata dito. Natanggal na. Ayan yung sinasabi ko. O di, access na natin yung nasa ilalim na tornilyo. Diba, mga tropa pits? O, ayan. Kaya kailangan nating tanggalin yan para maluwag. Hindi na tayo mahirapan. Diba? Alright. Ayan, mga tropa. Naunti-unti na namin ni Paring Jude. So, tatanggalin na namin itong throttle niya, tapos itong EGR cooler, kasama na rin itong EGR. So, maluwag, papaklasin nyo rin yung nandoon na tornilyo yun sa pagitan. Tapos dito, kasi nakadugtong yan dyan sa baba. Tapos dito na. Ito. So, ayan, mga tropa pits. So, kailangan nyong hatiin na to para matanggal nyo na tong EGR. O, tingnan nyo. So, malaking tulong talaga pag tinanggal nyo yung ito, kasi hindi na kayo mahihirapan magtanggal ng EGR na. Okay? O, ayan. Maluwag. Tapos, ito na nga, gala namin yung EGR cooler. Susunod na namin tong intake manifold. So, madali na lang yan kasi maluwag yung gawa natin. At hindi na rin tayo nahirapan magdukot-dukot. Kopyayan nyo yun, mga brothers. So, yung mga bracket na lang dito sa baba. Yan, yan na lang yung tatanggalin. Mga bracket dito. Yan, lahat ng mga nakakabit sa intake manifold na mga bracket, yan, tatanggalin nyo yun. Iwas-iwas lang para hindi masyado ano. Tapos ito, obligan nyo talagang tatanggalin itong ano, fuel line na to. Papunta yan dito. Kasi hindi nyo mahuhugot yan pag hindi nyo tinanggal. Yun na, penga muna. Kasi masakit na yung likod, tumatanda na. Pagpasensya nyo na kung hindi ako makapag-vlog ilang months na, kasi sobrang busy, mga tropa pits. Maraming nagpapabook. Maraming salamat sa mga nagpapabook ng schedule nila. Sa iba, marami na rin ako hindi napupuntahan. Pasensya na muna kayo, mga tropa pits. At i-schedule ko rin kayo. Maraming salamat, mga tropa pits. So dito, mga tropa pits, no, hindi ko pala nabanggit na kailangan nyo rin tanggalin yung fuel filter natin, tapos yung sa may bracket niya, para maluwag kayong makagalaw dyan sa pag nagdudukot kayo ng tornilyo ng intake manifold, kasi napakasikip talaga nyan. Yun lang yung idadagdag ko, yung sa may ano nya, fuel filter, kailangan yung tanggalin pala yun, kasi hindi ko na nasabi sa video. At ayan nga, talagang tinungtungan na natin yan, mga tropa pits, kasi medyo mataas yung kanyang sasakyan. Ayan. So, kailangan nating dukutin ang lahat ng intake manifold bolts para mahugot natin. So, kunting tiyaga lang, kunting tiis, magkakasugat ka talaga. Ganun talaga, mga tropa pits. So, ayan, mga tropa pits. Natanggal na natin yung intake manifold. So, huhugutin na lang natin to. Kung magdi-DIY kayo, tandaan nyo lang yung mga tornilyo na pinapaklas nyo. Kaya habang nagbabaklas kayo, kung saan nakalagay,
huwag niyong paghalo-haluin para madali niyong makuha kung saan man yung tornilyo na kung saan talaga nakalagay, para hindi na kayo maghanap-hanap. Kopya niyo yun. So, napakadumi. Ayan. Barado. Halos wala ng butas. Carbon na. Barado na rin to. Pero, okay pa yan. Hindi naman, at least kahit paano yung may mga butas pa. Ayan. Ito. Grabe. Ayan. So, nasa 100 kilometer na to. Sa loob ng dalawang taon. Tsaka siya nagkaroon ng ganito. Talagang overuse. Ganun talaga. Kaya kailangan nating magpa-intake cleaning at AGR cleaning, mga tropa beats. Kopya nyo yun. Yeah. So, may awang na rin. Pwede na yan. Ito. Malinis na. Malinis na rin ito. Pwede nang ikabit. Ayan, mga tropa pitch, hindi ko na napakita kung paano namin naikabit kasi nga nag-overheat yung ating cellphone. Pero all goods naman. Salamat, mga tropa pitch.